Hello everyone and welcome back po to my channel on Psycho Hub, and my name is Grace po pala from Hong Kong, and salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa channel ko. Okay, for today I will give you exactly what are the 18 signs na hindi ka na po mahal ng taong mahal mo. Guys, sa isang relasyon, maraming mga bagay na dapat kailangan. Okay? Hindi lang sapat na may pagmamahal. Kailangan din mayroong pagtitiwala at pagkakaunawaan. Okay? Kailangan ding magpakita ng affection or pagtatanggi sa isang karelasyon. Okay, upang masabi niya na talagang mahal mo siya, or upang masabi mo na talagang mahal ka niya. Okay, halimbawa na lamang sa pagde-date ng magkasintahan, pagsasabi ng I love you, mahal kita, maging mga simpleng pagpangangamusta at pagsasabi ng magandang umaga sa karelasyon mo. Okay, ang mga bagay na ito ay nagpapakita na ikaw ay may pagpapahalaga sa iyong karelasyon. Okay, or sa iyong minamahal. Okay, at karaniwang hinahanap sa isang relasyon minsan, kasi kapag wala na ang mga ito, ay tila nawawalan na ng interes ang isang tao sa kanyang kasintahan. Okay, kung dati guys ay palagi niyang ipinapakita ang kanyang pagmamahal sa iyo, is kung dati ay palagi kanyang kinakamusta, or kung dati ay palagi siyang gumagawa ng mga bagay upang ikaw ay kanyang mapasaya, ay baka ngayon ay hindi na. Okay, so malungkot man, pero may mga bagay talaga malungkot, di ba? May mga bagay talaga na dapat natin gawin para mapasaya natin ang ating mga kapartner. Baka ngayon ay nagtagal lang kayo ay hindi mo na siya napapasaya kasi hindi mo na ginagawa yung mga bagay-bagay na dapat mo naman talagang gawin. Malungkot man, pero baka nawawalan na siya ng interest sa'yo. Okay. Ang mas nakakalungkot pa ay ang may mga tao na sa ganitong sitwasyon ay nagbubulag-bulagan pa rin dahil mahal nila ang isang tao. Na kahit alam na nila na hindi na sila mahal ng kapartner nila, is ayaw pa nilang hiwalayan. Wala silang pakialam kung sila man ay masasaktan. Okay, wala silang pakialam kasi na mahal nila. Baka hindi lang mawala sa kanila ang kanilang, para lang hindi mawala sa kanila ang kanilang minamahal. Meron din naman na walang kaideya-ideya na nagbabago na pala ang kanilang boyfriend o girlfriend. Kaya naman, para makaiwas ang puso sa sobrang kabiguan, o bago pa ito tuluyang masaktan, is naririto po ibibigay ko ang mga bagay-bagay na dapat nyong tandaan guys, upang malaman kung nawawalan na ba ng interes o pagtatanggi sa inyo ang inyong mga nobyo or nobya. Ito po, remember guys, na ito po ay galing sa psychologist, love expert, sa mga expert sa mga ganitong bagay. Huwag pong kalimutan mo na mag-subscribe sa channel ko at i-like, paki-thumbs up na lang at yung bell button para updated kayo sa lahat ng ipopost ko ng mga bagayan nito. Sa pagbabalik ko po, bye! Okay guys, thank you for waiting for me. Number one na signs na ayaw ka talaga or hindi ka talaga mahal ng partner mo is ayaw niya ng commitment.
May mga tao talaga, guys, na takot sa commitment dahil siguro sila ay nasaktan na po dati. Or pero may mga tao rin naman na ayaw dito dahil hindi pa sila ready sa isang tao at hindi sila sigurado sa partner nila. Okay, ayaw niyang makipagrelasyon dahil hindi tunay ang nararamdaman niya para sa taong ito, or baka naman dahil alam niyang mas madaling mang-iwan kung walang pinanghahawakan. Number 2 is kapag siya ay nangaliwa at nagsimula ng lokohin ka. Upang maging matatag, guys, ang isang relasyon ay kailangan ng katapatan sa isa't isa. Okay? Kung ang iyong mga kasintahan or kung ang iyong kasintahan ay hindi na tapat sa iyo, ay dapat mo nang hiwalayan. Okay? Kung ang iyong kasintahan ay hindi tapat sa iyo at niloloko ka na, ibig sabihin lamang nito ay wala siyang pakialam sa iyo at hindi ka talaga mahal at walang patutunguhan po ang relasyon ninyo. Wala na siyang interes sa iyo. Kaya naghahanap siya ng iba. Number 3 is palagi ka na lang pong umiiyak. Okay, na emotional drain ka na, yung palagi kang nasasaktan na parang wala siyang pakialam. Natural lang na magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa isang relasyon. Natural lang ang mag-away minsan at humahantong sa iyakan. Pero at subalit, dapat niyong tandaan, guys, na ang isang taong tunay na may pakialam sa iyo ay hindi hahayaang umiiyak ka nang wala siyang pakialam. Basta mapatahan ka lang. Gusto ka niyang kahit anong mga rason pa iyan na hindi niyo pinagkasunduhan, is wala siyang pakialam yun. Basta ibaba niya lang yung pride niya para mag-okay ka lang, maging okay ka lang. Number 4 is kung wala siyang pakialam sa iyo. Bukod sa pagpapaiyak sa iyo, madalas isipin mo rin kung may mga ginagawa ba siya upang mapakita kung mahal na mahalaga ka ba sa kanya. Pinoprotektahan ka ba niya sa at ano? Is he protecting you na sa mga kinatatakutan mo, or baka or baka naman hinahayaan kang harapin mo lang mag-isa ang mga soliranin mo. Isipin mo rin kung tinatanong ba niya kung ayos ka lang, at kung hindi ka okay ay magtanong ba siya kung paano mapapagaan ang loob mo, kung inaano ka ba niya, tinutulungan ka ba para maiwaksin mo yung sama ng loob mo, ganun. Number 5 is humihingi ng pasensya pero hindi nagbabago. Sabi nga nila sa English, change behaviors is the best apology. Ibig sabihin, imbes na simpleng paghingi ng tawad sa nagawang kasalanan, mas mabuting hindi na lamang ulitin ang maling nagawa. Okay? Subalit kung ang iyong paulit-ulit niyang ginagawa, mag-isip ka na kung gusto mo ba pa bang mag-stay sa kanya. Okay? Kung talagang mahal ka niya, is iiwasan niya yung mga bagay-bagay na ayaw mo in the first place. Kung nagawa niya na in the first place, tapos naghingi na siya ng tao, tapos gagawin ulit, inaabuso pa lang niya. Number 6 is wala siyang respeto. Mahalaga sa isang relasyon ang may respeto, okay? Sa gitna ng isang relasyon, ang respect ang pinaka-signs ng totoong pag-ibig, dahil kung wala, ay hindi ito hahantong sa isang relasyon, okay, na maganda. Okay, tandaan, guys, na hindi mo maasahan ang isang taong walang respeto sa iyo na mahalin at pahalagahan ka ng tunay. Okay, kung ang simpleng makataong pagrespeto nga ay hindi niya magawa, paano pa kaya ang isang special na pagtatanggi tulad ng pag-ibig, di ba? Number 7 is walang panahon sa iyo, laging walang oras. Siguradong walang interes sa iyo ang isang tao kung palagi na lang siyang walang panahon para sa iyo. Totoo na talaga
totoo talaga na hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa iyo ang attention at oras na iyong karelasyon. Subalit, kung palagi na lamang itong nangyayari, ay iba na ang ibig sabihin nito. Okay. May ang tunay na karelasyon ay may interest sa iyo at nagagawa niya nang gumagawa siya ng paraan upang magkaroon siya ng oras sa iyo. Hindi umaasa lang sa sobrang oras mula sa mga gawain niya. Okay, number 8 is palaging sa iyo ang sisi. Laging ikaw ang sinisisi niya. Napapansin niyo ba na sa tuwing nag-aaway na lamang kayo ay ikaw ang sinisisi niya? Kung ikaw na lang parati ang mali sa para sa kanya is hindi niya kung parating ikaw na lang yung mali is hindi ka niyan mahal at hindi ka niyan papalagaan. Okay? Hindi niya tinitignan na ang kanyang makasalanan at pagkukulang, baka nais na niyang iparating na wala na siyang interes sa iyo. Yung feeling mo lang na mahal ka talaga niya kahit alam mo nang hindi ka niya mahal. Number 9 is mayabang. Yun nga lang, ang mga maging mapagmataas ka sa kapwa mo ay masama na paano pa kaya ikaw mismo ang niyayabangan ng iyong karelasyon. Madalas ang mga taong ganito rin ay ipaparamdam sa iyo na maliit ka lang at wala kang kakayahan, kaya dapat silang hiwalayan dahil hindi ito makakabuti sa mental mo. Okay. Number 11, siya lagi ang bida. Habang binabalewala ka niya, gusto naman niya na siya lang ang bida. Gusto niya na sa kanya lagi nakasentro ang lahat, na para bang sa kanya lang umiikot ang mundo. Yung walang interes sa iyo ang taong ganito. Okay. Number 12 is nagsasarili. Okay. Sa isang relasyon ay hindi naman kailangan lahat ng kilos niya ay alam mo. Okay? Pero kung lahat na lang ay itinatago niya sa iyo, o yung tipong magugulat ka na lang at pumunta pala siya sa ganitong lugar o mga kauri nito. Okay? Kung palagi siyang nagsasarili ay siguradong wala siyang pakialam sa iyo. Okay? Number 13 is binabalewala ang mga sinasabi mo. Ang komunikasyon ay napakahalaga upang maging matibay ang isang relasyon. Kaya naman, kahit hindi ka manalagi sa isang relasyon na salita lang ng isa ang palaging tama at pinapakinggan, one-sided relationship. Habang ang mga salita mo ay parang wala siyang pakialam. Okay? Number 14 is pakiramdam mo wala kang halaga. Pinakamasakit siguro ang maramdaman ng isang tao na wala siyang halaga, lalo na sa buhay ng minamahal niya. Pero kung ipinaparamdam na niya ito sa iyo, dapat ay ikaw na mismo ang tumapos ng iyong relasyon para na rin sa kapakanan ng iyong sarili. Okay. Number 15 is hindi ka sinusuportahan. Sa isa pang senyales ito na wala ng interes sa iyo ang isang tao kung hindi ka niya sinusuportahan sa mga bagay-bagay na gusto mo. Okay. Alalahanin mo lamang na ang taong may tunay na malasakit sa iyo ay tutulungan kang makamit ang mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo. Kung hindi niya maibigay sa kaunting suporta na niya lang, ay alam mo na ang ibig sabihin nun, hindi ka niya mahal. Okay. Number 16 is binago ka niya. Kung talagang mahal ka ng isang tao, ay tatanggapin ka niya kung ano ka, kung sino ka, at hindi ka niya susubukang baguhin. Kaya naman dapat ay hindi na makisama sa mga taong walang ibang ginawa, kundi ang sabihin na ibahin mo ang sarili para lang bumagay ka sa kanya. Huwag kayong mag-skip sa video ko dahil yung pinaka-18 ang pinaka-importante sa lahat. Panoorin hanggang sa dulo. Huwag po muna kalimutan mag-subscribe sa channel ko at i-hit ang like button at yung tiny bell para updated po kayo sa lahat ng video ko na ipopost ko na kagaya nito. Number 17 is pagbago-bago ng isipan. Kapag umabot na sa punto na ikaw ay nagsawa na sa mga pagbabaliwala niya sa iyo at gusto mo nang makipaghiwalay, bigla na lamang siyang magbabago. At ipinapakita na ikaw ay pinakamahalaga at pinakamahalaga sa lahat ng tao. Nasa sa iyo kung makikipagbalikan ka.
Number 18 is worldly desires lang ang gusto niya sa'yo. Bakit ayaw ka niyang hiwalayan kahit wala siyang pakialam sa'yo? Baka nabibigay mo kasi sa kanya ang mga pagnanasa niya. Kung ganito lang din naman na ang iyong karelasyon ay mabuting lumayo-layo ka na dahil marami pa dyan ibang nag-aantay sa'yo at magmamahal sa'yo at kung paano mo mahalin siya na yung naghanday sa'yo is ganun ka din niya mahalin. Huwag kang mag-stay sa tao na hindi kanya kayang pahalagahan at walang pakialam sa'yo. Walang mangyayari, okay? Sa isang relasyon, dalawa dapat ang kayang gumawa ng paraan, teamwork, upang maging matibay ang iyong pagsasama, okay? Kung mag-isa ka lang, ay siguradong masasaktan ka at mapapagod ka rin. Kaya naman, habang maaga, ay dapat mo na siyang bitawan. Dapat mo na siyang walayan. Lalo na kung wala naman siyang interes sa'yo, masasaktan at masasaktan ka lang. Bagamat ang pagmamahal ng isang tao o sa isang tao ay mahalaga, mahalaga rin naman ang pagmamahal sa iyong sarili at yun ang pinakamahalaga. Okay, kaya ilaan mo na lang lahat yung pagmamahal mo muna sa sarili mo bago ka magmahal ng iba. Kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, hindi mo kaya mahalin yung iba. Sa mga manluloko dyan is, lokohin nyo na lang yung sarili nyo. Okay, hanggang sa susunod na vlog ko, salamat po sa pag-view ng video ko and see you on my next video. Bye!